Estef. Pinalitan si Vasti bilang reyna. Unang kabanata. May isang hari sa Persya na ang pangalan ay Ahasuerus. Nakatira siya sa palasyo niya sa lungsod ng Susa. Ang nasasakupan niya ay 127 probinsya mula sa India hanggang sa Ethiopia. Nang 3 taon ang paghahari niya, nagdaos siya ng malaking handaan para sa mga pinuno niya at sa iba pang lingkod sa palasyo. Dumalo rin ang mga pinuno ng mga kawal ng Persya at Media, pati na ang mararangal na tao at mga pinuno ng mga probinsya. Ang handaang iyon ay tumagal ng 6 buwan. At sa loob ng mga panahong iyon, ipinakita ni Ahasuerus ang kayamanan ng kaharian niya, ang kanyang kapangyarihan, at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Pagkatapos noon, naghanda rin ang hari para sa lahat ng mga taga-Susa, mayaman man o dukha. Ang handaang iyon ay ginanap sa hardin ng palasyo ng hari at tumagal ng 1 linggo. Naglagay sila ng kurtinang puti at asul na tinalian ng panaling gawa sa telang linen na kulay ube at ikinabit sa mga argolya na pilak sa mga haliging marmol. Ang mga upuan ay yari sa ginto at pilak. Ang sahig naman nito ay may disenyong yari sa kristal, marmol, nakar at iba pang mamahaling bato. Pati ang mga kopa na iniinuman ng mga panauhin ay yari sa ginto na iba't iba ang hugis at disenyo. Nag-utos ang hari sa mga alipin niya na bigyan ng mamahaling alak ang mga panauhin niya hanggat gusto nila. Habang nagdadaos ng handaan ang hari para sa mga kalalakihan, nagdadaos din ang handaan si Reyna Vasti para sa mga kababaihan sa palasyo ni Haring Ahasuerus. At sa 7 ng pagdiriwang, masayang-masaya ang hari dahil sa labis na nainom. Ipinatawag niya ang 7 pinuno niya na may matataas na katungkulan na personal na nag-aasikaso sa kanya. Ito'y sina Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, at Karkas. Pagkatapos, ipinasundo niya si Reyna Vasti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang kanyang korona para ipakita ang kagandahan niya sa mga pinuno at mga panauhin dahil talagang maganda ito. Pero nang masabi ng mga lingkod sa reyna ang gusto ng hari, sinabi nitong ayaw niyang pumunta roon. Kaya nagalit ang hari sa kanya. Nakaugalian na noon ang hari na humingi ng payo sa mga pantas na siyang nakakaalam ng mga batas at kaugalian ng kaharian. Ang palagi niyang hinihinga ng payo ay sina Karsena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena at Memukan. Sila ang 7 pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Persya at Media at malapit sila sa hari. Nagtanong ang hari sa kanila, ayon sa batas ng kaharian ng Persya, ano ang dapat gawin kay Reyna Vasti dahil hindi siya sumunod sa utos ko sa pamamagitan ng aking mga lingkod? Sumagot si Memukan, mahal na hari, nagkasala po si Reyna Vasti, hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa mga pinuno ng kaharian ng Persya at Media at sa mga mamamayan ng buong kaharian. Ang ginawa ni Reyna Vasti ay tiyak na malalaman ng lahat ng kababaihan sa buong kaharian at gagayahin din nila iyon. Hindi rin sila magsisisunod sa asawa nila. Dahil mangangatwiran sila na si Reyna Vasti nga ay hindi sumunod noong pinapapunta siya ng hari roon sa kanya. Kaya simula ngayon, maaring ito rin ang gawin ng mga asawa ng mga pinuno ng Persya at Media na makakabalita sa ginawa ng reyna. Kaya ang mangyayari, hindi na igagalang ng mga asawang babae ang kanilang mga asawang lalaki at magagalit ang mga ito sa kanila. Kaya kung gusto ninyo, mahal na hari, iminumungkahin namin na gumawa kayo ng 1 kautusan na huwag nang magpakita pa sa inyo si Reyna Vasti at palitan ninyo siya ng reynang mas mabuti kaysa sa kanya. Ipasulat po ninyo ang kautusang ito at isama sa mga kautusan ng kaharian ng Persya at Media para hindi na mabago. At kapag naipahayag na ito sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang mga asawa nila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Nagustuhan ng hari at ng mga pinuno ang payo ni Memukan, kaya sinunod niya ito. Ipinasulat niya ito at ipinadala sa lahat ng probinsya na nasasakupan ng kaharian niya, ayon sa kanilang wika.
Sinasabi sa sulat na ang lalaki ang siyang dapat mamuno sa sambahayan niya.